Alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Awit at papuri, anay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumaiyo rin. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mong iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang nagpapagaling mong katapatan ay aming mapangatawan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Maupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo nang malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May tinig na nag-utos dito. Sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may apat na pakpak sa likod, apat ang ulo, at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ikaapat na hayop. Nakatatakot itong tingnan
at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa tatlong nauna, pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay, at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa 1,000,000,000 nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang 4 na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking Panginain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena, at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo ang lahat. Ang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang isang talinhaga, "Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay. Sa gayon, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang magandang gabi po at mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Ang ebanghelyo natin ngayon ay patungkol sa tinatawag nating pag-asa. Habang buhay, habang tayo'y nabubuhay, merong pag-asa. Habang meron tayong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, merong pag-asa. Kahit sa gitna ng sakit at pag-uusig, ang mga tagasunod ni Jesus ay hindi dapat sumuko, hindi dapat mawalan ng pag-asa, kahit na sa gitna ng napakaraming pagsubok, kahit na sa gitna ng maraming problema.
ang paalala sa atin ng ebanghelyo natin ngayon. Huwag na huwag mawalan ng pag-asa. Ang mga tagasunod at ang mga deboto ng Poong Hesus Nazareno ay dapat mananatiling matatag at matatag sa kanilang pananampalataya. Hindi dapat mapanghinaan, hindi dapat magalit, dapat magsikap, magtiyaga, at kailangan din nating sumunod sa kautusan at mga batas. Dapat magpatuloy tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Ang ibang mga bansa ay mayroong apat na panahon. Ang mga puno tulad ng puno ng igos na binanggit sa ating ebanghelyo sa ngayon ay nalalagas ang kanilang mga dahon sa panahon ng taglagas. Ito yung tinatawag nating autumn o taglagas. At tinatawag din ang taglagas na taglagas dahil ang mga dahon ng mga puno ay nalalagas. At ang mga puno ay nagiging hubad, tila walang buhay. Sa panahon naman ng taglamig at panahon ng tagsibol, makikita natin ang mga puno umuusbong yung mga dahon. Sumisibol ang mga puno at sanga ng dahon. Bumubukas na parang mga punong iyon ay bumabangon mula sa malalim at mahabang pagtulog. At sa panahon naman ng tag-araw, makikita natin ang mga puno na sila ay namumulaklak at nagkakaroon ng maraming bunga. Iminumangkahi ni Jesus ang isang aral mula sa kanilang ikot ng buhay at ito ang aral ng pag-asa. Ang tagsibol ay sumusimbolo ng pag-asa. Ang buhay ng mga puno ay nagsisimula muli sa panahon ng tagsibol. Ang tag-araw ay kumakatawan sa oras ng pagtatapos. Ngayon, maari tayong makaranas ng mahabang panahon ng kadiliman. Ngunit, hindi dapat tayong mapanghinaan. Ngayon, nakakaranas tayo ng mahabang pagsubok. Dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ay muling mahahayag pagkatapos ng madilim na gabi. At ito'y magsisikat muli sa araw. Sa madilim na sandali ng ating buhay, si Jesus ay dumadating bilang tunay na liwanag. Sa ating nakakapagod na paghihirap at paikot-ikot at palikulikong paglalakbay, kasama natin si Jesus. Lumalakad at inaakay tayo sa tamang daan. Sa ating mga pangangailangan at problema, sa ating buhay, si Jesus ang ating kaagapay at ang ating takbuhan. Sa gitna ng pagsubok, ang Poong Hesus Nazareno
ay kasama nating naglalakbay. Kaya sa gitna ng panahon na akala nating walang pag-asa, na sa gitna ng panahon na akala natin wala nang kaligtasan, ang puong Hesus Nazareno ay palaging nandiyan upang tayo'y maligtas at iligtas. At ang puong Hesus Nazareno ang tangi nating pag-asa sa buhay. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon na magbantay sa kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama sa panalangin habang naghihintay sa kanyang pagdating. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang simbahan, naway makatugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang kumilos para wakasan ang pag-aaway at digmaan, pang-aapi at kawalang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, naway higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming panalangin. Buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya para sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Manalangin kayo mga kapatid. Magsitayo ang lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha ng gabing mong banal na anay, na iyong ipinag-uutos na aming italaga sa pagsamba sa iyong alam. Ano bang kami maging napating maunlakan ng iyong tapat na pagmamahal? Gawin mong iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itinaas na namin sa Panginoon. Marapat na siya'y pasalamatan. Tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa San Sinobo. Sa hangad mo siya'y iwas ng loob. Siya'y pinagmutang mo sa kaniyang pagkalingon. Sa iyong pag-inuwi iyong ipinangin tulong, na makapalik siya sa pamamagitan ni Kristo ito. Kaya kaisa ng mga kinanasisiyawit ng pangkuli sa iyo, nang walang umay sa kalangitan, kami nang umunis sa iyong kadakilaan. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago pa niya pinagbisa ang busang loob na maging handog, hinawakan niya ang pinapay, pinagsalamatan kanya, pinagkatihan niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lang ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lang ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inihanay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Itinatago namin kami magsasado-sado sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling amin mong iyong simbahang naganap sa mulaibig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Arbinco na aming Arsobispo at ng Tanang Kasarihan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin ng Hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawalong nagpatuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawalong pakinapatin kami lahat ng mga sano sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga nabirhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso ni Ang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa naibig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyong Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Pagkasawa ng hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na umos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas to. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at adiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan mo sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay mo sa inyo. Pumayag mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan ng pagkakaisa, ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papala ng mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
katawan ni Kristo. Amen. Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at lusa ikay kasama ko. Ang samo ko dasal sana'y pakinggan mo mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo ang aming hantungan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ama naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay.
Buong kababangaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Bas ng Pongisos Nazareno. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na Pongisos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makantawanan lang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang pangako noon sa biniyaga na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isa't ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narating.